Yung bagong tira pa lang sa bahay namin. Naalala ko pa, tinanong ka ni Marisa kung kilala mo si Ella. Ang sagot mo, hindi. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi mo agad sinabi sa amin ang katotohanan. Lina? Kasi po... Kasi po, gusto ko lang pong tumira sa inyo. Gusto ko lang po na kung hindi nyo na pumahanap si Ella, eh ako na lang po yung gawin yung anak. Kaya kami si Boleng. Opo. Lina, alam mo, kahit nahanap na namin si Ella, hindi ka namin buhabayaan. Kasi napamahal ka na sa amin eh. Lalong-lalo na si Marisa. Nagtataka lang ako. At medyo kinasasama ng loob ko kung bakit nagsinungaling ka pa sa amin. Naging mabait naman kami sa'yo, hindi ba? Tapos na yun. Hindi naman akong galit sa'yo eh. Gusto ko lang matutunan mo ang tama sa mali. Gusto ko lang na lagi mong iisipin na masama ang nagsisinungaling. Opo. Hindi ko na po iulitin. Sorry po. It's okay. Anong nangyari sa inyo ni Jenny? Mailap siya. Mukhang hindi interesado. Bigyan mo lang ng konting panahon. Mababago mo rin ang isip niya. Kailangan ba talaga? Alam naman kung sino gusto ko, Katrina. At alam mo rin kung sino gusto ko, Rolly, hindi ba? Eh, paano yan? Babalik na ang asawa niya. O, ano ngayon? Hindi naman ako natatakot. Kahit ilang treatment at ilang doktor ang daanan ni Marisa, nilamat na siya. May basag na. Kayang-kaya ko pa rin siyang paikutin. Hindi ka natatakot sa pagbalik niya? Nagbibiro ka ba? Nasa akin ang lahat ng kapangyarihan. Hawak ko silang lahat. Bakit ako matatakot? Si Marisa ang dapat matakot sa akin. Alam mo, Ella, sabi ni Tito Leon na malapit na daw dumating dito ang mami mo. Natutuwa ka ba? Oo. Kaso natatakot ako eh. Bakit naman? Baka ayaw niya na sa akin. Kasi naalala ko, gusto niya akong kunin sa bahay ampunan. Nagalat ako sa kanya. Sinikawan ko siya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya mami. Ang salba-salbahay ko. Eh, alam ba tagal na naman yun eh. At saka alam mo, hindi naman siya humihinto sa kakahanap sa'yo. Oo nga. Alam mo, Ella, nung nakilala ko siya, sinasabi lang niya na gusto ikaw hanapin niya, tapos gusto ko niyang makasama. Tapos naman, nasa ospital ka, iyak siya ng iyak sa tabi mo. Talaga? Oo, Pexman.
Sana hindi magpapago ang isip niya. Kasi dati ko pa rin talaga gusto magkaroon ng totoong nanay eh. Para mabuo ang pamilya namin. O, ba't hindi pa kayo natutulog? Matutulog na po kami. Hindi kayo kasyang tatlo dyan. Dapat ang isa lumipat sa kwarto ko. Ikaw, Ella. Gusto mong sumama sa akin? Malambot ang kama ko at may aircon pa. Opo! Oh, dahan-dahan. Ba't ka ba nagmamadali? Kasi po, sabi ko pong makasama ang paborito kong auntie. Nambola pa. Ako lang naman nag-iisa mong auntie, ah. Pero po kayo pong paborito kong nanay-nanayan. Halika na nga. Matulog na kayo, ha? Sige po. Orina, matulog ka na. Kailangan ko nang umilos. Nauubos na ang pera ko. Hindi ko na kayang upahan yung karito ng ice cream. Eh, ano bang balak mong gawin? Baka sakali ako na naiwan ni Rina yung papeles dun sa bahay ni Katrina. Mamayang gabi, papasukin kong bahay. Hahanapin ko. Nakadol po, wag. Eh, baka delikado. Huwag ka mag-alala. Kabisado kong bahay. Kaya ko maglipot dun nung wala nakakakita sa akin. Ebeng, oh, kamusta naman negosyo nyo? Ay, naku, si Lito, etong nilalangaw. Hindi namin maintindihan kung anong meron yung kabilang tindahan niya na wala kami. Mga customer, naglipatan. Alam mo, aalamin ko, ha? Diyan lang kayong dalawa, ha? Hayaan niyo na bahala sa dalawa. Salamat. Misis, pansit nga po. Iho! Puti naman, tatatauhan ka, naligaligal ka din. Hindi naman mga pagkain na mayroon sa rapos. Kasi nakita kita kayo na doon sa kabilang lamesa. Hininirbos ako para sa'yo. Bakit naman o? Eh kasi naman, ang dudumi ng pagkain sa kabila. Madumi? Eto pa, may balita. Na alam mo ba na nilalagyan nalang atiban yung mga pagkain? Para makatulog yung mga customer. At pagkatapos, pag wala na silang mal, ninanakawan nila to. Parang mali yata yung ugali mong ganyan, misis. Ang alam ko, mali yung nag-iimbento ng tungkol sa kapwa, yung chumichismis ka ng mga bagay na gawa-gawa lang. Yung ganon, masama yun eh. Anong chismis, ha? Sinasabi ko na nga ba, sinisiraan tayo nito eh. Bakit? Hindi naman ako nag-iimbento, ha? Eh, totoo naman lahat ang sinasabi ko. Eh, kaya nga naglipatan dito lahat ng mga customer mo. Kasi marami nang reklamo sa'yo at lahat nagkakasakit na. Asan? Sige nga, iharap mo nga sila sa akin. Wala dito. Ando sa ospital. At yung iba, nasa sementeryo na. Ah, baka namatay dahil nakita ka. Ano? Nakita kita ng kilay dyan. Tigilan mo ako at mahampas ko itong matandang bading na to. Hoy! Sinong bading, ha? Babae yata to, ano? Kunta-kunta kong to, no? At palagi yata akong sinasali sa Reyna. Tama ka, Reyna Elena sa kapis. Kasama mga aswang at mga manananggal. Oo! Ano walang hiya! Ikaw walang hiya! Pero walang class. Palibhasa, ingitero. Kaya hanggang ngayon, walang mangyari sa buhay mo. Uy, sadali nga. Ayusin natin to. Ikaw dito ka sa kalila. Ikaw babae ka. Yeah.
kids. Come on. Sige na, uwi na tayo. Mapapibirahin natin. Dita, kung makakatagal pa ako sa bahay na ito. Tulungan mo si na Jenny doon sa mga gamit doon, ha? Ano po ba yung surprise niyo sa amin? Huwag kayong mainip, makikita niyo rin. Wow! Ang ganda-ganda ng bahay! Tita Katrina, hindi ko po akalain na gaganda pa ito lalo. Leo, nagustuhan mo ba? Oo, ate, kaya lang. Bakit? Ay, nako, naisip ko lang, maraming pagbabagong dumarating sa buhay natin, kaya tama lang naayusin ko ang tsura ng bahay. Mas maganda naman ito kaysa nung dati. Medyo boring. Ate, si Marisa ang nag-ayos sa pag design ng bahay na to. Sorry. Ay, hali kayo sa taas. Inaayos ko rin. Tignan nyo kung tama. Dali, dali. Tignan nyo mga kulay, tsaka yung mga bago kong bili. Asan na kaya yung tembong na yan? Gabing-gabi na, wala pa. Hindi ko nga po alam na eh. Wala naman nabanggit sa akin eh. Nako. Baka hinarang siya ng mga nakaaway niya. Nako, Diyos ko. Huwag naman po sana mangyari. Inay, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Eh, ma. Malay mo. Tembong! Ay, tembong. Ano ka ba? Ay, kayo na pa kami nag-aalala ng inay sa'yo, ah. Akala namin ko na, paano ka na? Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po akalain na magtatagal ako ng ganito, eh. Ano bang ginawa mo? Saan ka nagpunta?
ano? Kasi, okay magbibigla ah. Kasi pumunta ako sa recruitment office. Nag-apply akong trabaho bilang kusinero sa Hong Kong. Ma'am, may papasok ng sasakyan sa driveway. May bisita ko yata kayo. Sino daw? Gabi na! Asan pa ang Sir Leo mo? Sabi mo, sabay na lang kaming sasalubong sa bisita. Opo, ma'am. Sino kaya yun, gabing-gabi? Hindi ko pa nga alam eh. Malamang importante kasi pinapasok ng boy kahit ganitong oras ng gabi. Ma'am Katrina, eto na po yung bisita niyo.